Yun, hello pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Kumusta po kayo? Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsasubscribe sa aking YouTube channel, sa inyong panonood. Ayan, thank you, thank you, thank you. Patuloy po nating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs. Yan, kayo po ba excited na? Ano ho? Kayo po ba excited na dito sa ating thumbnail? Ano ho? Meron nga ho bang hihimas ng bakal? Ano ho? Ano po ba itong pasabog na ito? Ano? Batid ko po ay alam nyo na ito. Pero bibigyan ko lamang po ng diin. Bibigyan ko lamang po ng talagang magandang reaction. Ano po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap. Sapagkat tiyak po, no? Sana naman, no? Sana naman, no? Ay hindi na po umabot sa punto na maghihimas pa, no, ng bakal. Ha? Sana ho ay hindi na umabot doon sa punto na 'yon. Ano ho? Ito hong sinasabi kong ito. Na bagamat po ay pwedeng mangyari at hindi rin po pwedeng mangyari, possible na mangyari, possible na hindi mangyari. Ano po? Ganun pa man, mga kaibigan, mga kababayan. Ano? Ito po ay kapanapanabik, no, na tagpo. Siya nga po pala, shout out po pala, no, sa ating mga lolo at lola. Ayan, sa ating mga nanay at tatay, sa ating mga tita at tito, sa ating mga ate at kuya. Ayan, shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood po diyan. Ano? So, ipi-play ko po ang video na ito. Alam na alam ko po, sure na sure ko na ito pong video na ito ay napanood nyo na. Ano? Didiinan lang po natin ng reaction. Bibigyan lang po natin ng magandang reaction, no, ang bagay na ito, no? So, ito po, samahan nyo po ako. Yan. Bahala sila nung gawin nila. Tama. Run! Itong ano, ito oh. Bakuran mo itong dito, ito. Lagyan ito ng ano, ng gate. Ha, pagkatapos yung bahay. Halika dito. Ito dito. Ha? Lalagyan yung gate dyan. Tapos matalat yung no trespassing. Iyon. Yun po, mga kaibigan. Mga kababayan. Inyo pong natunghayan, no? Malinaw na malinaw po yan. Yan po nga, pasabog na po yan, ano? Kala nyo kung anong pasabog, no? Pero ano po yan, ha? Seryoso po yan, no? Seryoso po yan. Kasi, alam nyo kung bakit ito. Dahil kung yan po, ay lalagyan po ng gate. Yan mismo dyan sa lugar ni Ate Melissa. Ano po? Ni Ate Melissa. Yan, baka makorek na naman ako, eh, kasi mailin ako ng mailin, no? Ni Ate Melissa, no? Pag yan ho, ay nilagyan po ng bakod. Possible po, bakal yan, ilalagay dyan, no? Ay sigurado ho, at lalo na si Ate Melissa ho, eh, ayaw niyang papasukin. Kung sino man yung mga gustong pumasok ng mga outsider, eh, hindi niya ho papapasukin yan. Ano ho? Eh, mangyayari ho dyan, dyan ho magkakaroon ng himasan ng bakal. Yung parang awa mo na. Papasukin mo na kami. Masimasin ho nila yung bakal dyan. Yung bakal po na gate. Ano ho? Oh, eh kasi syempre magmamukas, ano, Melissa, please naman, ano, ganito, ganyan. Oh, 'di ba? Syempre, masimasin po nila yung ano, hahawak-hawak sila doon sa sa bakal diyan na gate, ha? Hahawak-hawak mo sila, hihimas-himas sila kasi hindi po sila makapasok, eh, 'di ba? Oh, doon po sila hihimas ng bakal. Hindi ko po sinabing hihimas ng rehas na bakal, ha. Ang sabi ko po diyan sa thumbnail ay hihimas po ng bakal. Ano? Gawa ng, syempre, sa dulot na ginawa nila kay Ate Melissa, ano, sa pinaggagawa nila sa buhay ni Ate Melissa, yung kinuha yung anak niya, heneram, ano, hindi nagpaalam, tapos syempre, baka may mga mag-vlog dyan na mga wak-wak. Ha? O hindi ho sila makakapasok, di ba? Hindi ho sila makakapasok doon. Kasi may gate eh. O ito pa, pakinggan pa po natin itong isang to. Mga kaibigan, mga boy, sinabi ni Kuya Bal, oh, ito. Outsider, no trespassing, ha? Ulit-ulit, ha? Ito, walang makapasok dito, ha? Ah.
Halika dito. Ito dito. Ha? Lalagyan ang gate yan. Tapos mata natin ng no trespassing. Outsider, no trespassing, ha? Oo. So, no trespassing. Outsider, no trespassing. O syempre, kapag ka ikaw hey, pumasok ng basta-basta dyan, pwede kang ipabarangay. Pwede tumawag ng barangay. Ana, ito, eh, trespassing. Pumasok ng basta-basta dito sa bahay namin, dito sa lugar namin, sa compound ko, o sa pinasok, o binuksan yung gate, tumalon, o something, kung anong ginawa, at ikaw ay walang paalam, napapasok ka sa bahay, sa lugar ni ate ni Melissa. Excuse. Patay ka. Di ba? O, karapatan niyan ng may-ari na gawin niyan. Patay ngayon yung papasok niyan, di ba? O, di mas maigi na mas gugusto mo pa nahihimasin mo yung bakal, yung gate. O, magmamakaawa ka doon na makapasok ka. Tuloy po natin, di ba? Ito, para wala itong walang makapasok dito. Ha? Ito, oh. Ito, may gate na yan. Tapos sa labas, outsider, no trespassing. Oo. Para wala makapasok na vlogger, wala makapasok kahit sino. Pag hindi aprobado ni Melissa. Yun! Okay. Ha? Oo. Malinaw po yun. No, di ba? May gate. Pagka hindi ka pinayagang pumasok, at hindi ka si Ate Melissa, hindi ka pinayagang pumasok. Syempre, si Ate Melissa lang naman po ang ang inaalala, no? Ni Kuya Bal Santos Matubang, yung pamilya niya diyan, no? Yung mga anak niya. 'Di ba? Yun na naman po ang concern po ni Kuya Bal eh, dahil talagang matindi ho yung ginawa kay Ate Melissa, 'di ba? Aping-api ho talaga si Ate Melissa, 'di ba? Aping-api talaga ho. Kaya ho eh kahit alam niyo yun na gagawin ang lahat, no? Ni Kuya Bal para maging safe yung mga bata sa ibang tao, maging safe sa mga vlogger. Sabi yun, maging safe sa kung sino man ang gustong yung mga mag-attempt na kunin yung mga bata uli. Di may talagang matindi na ho yung karapatan, yung matindi na ho yung laban diyan talaga ni Ate Melissa. Yan talaga ay magiging kidnapping na yan kapag nagkataon ay kinuha nyo pa ho yung mga bata diyan, 'di ba? Kaya ho kalma lang po kayo. Pwede niyo naman kausapin yan, imposible, tao rin yan si Ate Melissa. Pero yun nga, ulitin ko, syempre hindi biglaan kasi dumaan ho talaga siya sa hamon ng buhay, no? Dumaan din ho siya, no? Na talagang nadungisan ho, no? Talagang naibaon ho ang kanyang dignidad, 'di ba? So, nasa sa kanya ho 'yan kung hanggang kailan ho siya, no? Kakalma kung hanggang kailan ho siya, hanggang kailan po ninyo makukuha ang kanyang matamis na oo para malaya ho kayo makalabas-pasok diyan ho sa bahay ni Ate Melissa. Na kahit na wala siya, malaya ho kayong hiramin yung mga bata. Pero pa, kailan? No? Yun yung antonong. Kailan, di ba? So, yun ang hindi ho natin alam na kay Ate Melissa po yung decision na yun. Tuloy natin. Tapos, anong gusto mong gawarin dito? Malaking tao, malita tao lang. Hindi, gusto mo. Maganda may gawarin dyan, pero walang makapasok. Tapos, mayroong walkie-talkie. Antindi, mga kaibigan, mga kababayan, di ba? Pag-gwardyahan pa. O, ganun katindi, di ba? O, gagastusan ni Kuya Bal para magkaroon ng bantay, no? 24 hours dyan sa gate na yan ni Ate Melissa. O, patay na, di ba? Yari na. Himas talaga kayo ng bakal dyan para makisuyo. Makiusap kay Ate Melissa na makita niyo yung mga bata. Di ba? Tuloy po natin. May tao dito, may kumakatok. Ikaw na kaya ang gwardya, gusto mo? Gusto mo ng gwardya? Ate, ha? Gusto mo ng gwardya natin? Huwag na. Sige. Ito talagang kapatid ni na? Kaibigan mga kapayan, ito ang kapatid ni Ate Melissa, ang kwela din eh, no?
Kwela din no, eh, no? Yun na, alam naman ho natin na medyo may tama din po ito sa pag-iisip. Pero hindi ho, ano, hindi ho ganun kalala. Kasi at least, no, parang yung datingan niya is talagang, ano, kwela, nakakausap mo, sumasagot, diba? Yun lang yung medyo, ano, medyo maganda roon, ano, hindi ho siya nag, ano, hindi ho siya... pagka sa video hindi ko siya nananakit, hindi natin nakikita nananakit, ano, yun, no, ang maganda doon sa kapatid ni Ate Melissa, no, medyo mild lang, mild po yung ano, yung kanyang tama. Ron, yan mo yung ano dyan, pagkatapos nitong gawin bago mag ribbon cutting, may ilang araw pa ito magkumatapos, tanong mo daw Romel. Romel, ilang araw pa ito bago matapos? Lahat, pati yung tiles. Lahat, pang ilang araw pa yan? Ha? Isang linggo na higit pa. Mga sampung araw. Sure yun. Kasi mapag-gate pa tayo dyan. Gate, bawa si Ron ng gate dyan. Para walang outsider na makapasok. Ano? O, sige, yun ang gagawin po dito mga kaibigan. Salamat po! So yun, talagang palalagyan talaga, seryoso si Kuya Val na palagyan po ng gate yung bahay ni Ate Melissa, yung lugar niya dyan. Parang compound po sila, no? Kasi marami ho ng mga bahay-bahay, no? Isang pamilya ho sila dyan. Yun po, the best talaga, no? Talagang, talagang ano, patay. Talagang, yan yung mga nasa kabila, ano? Umpisahan nyo ng suyuin si Ate Melissa ngayon pa lang. Kung gusto nyong makita yung mga bata, kung kayo'y nagmamalasakit sa mga bata, kung kayo totoong nagmamalasakit sa mga bata, ha? Kay Jimel, o tsaka kay Monica, ano? Eh, gagawa ho kayo ng paraan, no? Maayos na paraan na kung saan eh makikipag-reconcile kayo, no? Dadalhan nyo ng prutas, di ba? Dadalhan nyo ng ano ba, mga laruan yung bata, di ba? Dadalhan nyo ng Jollibee, di ba? Mga ganun para si Ate Melissa, 'di ba? Ririgaluhan niyo ng, 'di ba, yung oh, Melissa, damit mo, oh. Musta ka? Mga ganun nga, oh. Ano ba magandang regalo sa mga babae, 'di ba? Oh, ganun ho sana para talagang mapagbuklod ho kayo muli, no? Maging maayos ang lahat. Kung ano man yung mga nangyari, matapos. 'Di ba? 'Di ba everybody happy? Hindi ho ba? Everybody lahat, pati kami, syempre, saya namin, 'di ba? Na kayo ay pinagbuklod ng pag-ibig, ah, di ba? Ng pagmamahalan. Di po ba? Ganun. Kaya ho, napakaganda kung ganun, no? Napakaganda. Kailangan lang talaga ho ng bigyan niyo lang ho siguro ng ano, ng panahon siguro si Ate Melissa para kayo ay mapatawad niya, no? Bigyan niyo lang ng panahon. Siguro kung napapanood niyo po ito, no? Kung mahal niyo po yung mga bata, pwede po kayong pupuntahan at pupuntahan nyo po si Ate Melissa at ako yung mga bata para makipag-reconcile, makipag-ayos na ayusin na natin to, tapusin na natin to. Diba? Ganun ho. At napakaganda ng ganung pamilya. So yun lamang po ang aking masasabi. At sana po ay meron po tayong natutunan sa araw na to. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dindo Balyaw. See you next time.